morning po mga kabayan at sa mga ka-farmers. Ito po masishare ko sa itong 2024 na ito na mag-vlog ako ng maliliit na isda, buto ng dilis. Ito po, gawin kong itong daing sa ilagay ko po sa dahon ng kahoy. Ito po, linisan ko muna ito bago ibilad at saka lagay ko dito para matuyo sa steamer. Yun po. Ito po yung pinaka magandang kahoy. Sariling gawa. Ito po. Pagkatapos ito, pag natuyo na sa strainer, ilagay mo ito sa dahon mamaya. At saka yung konting timpla lang ng asin para hindi masyadong mapait. At pagka magluto na, konting init lang, konting mantika at saka pwede nang kainin. Ito po mga kabayan ko at mga ka-farmers. Ito po ang aking video tungkol sa maliliit na daing na isda. Ito po. Sana po wala kayong sawang manood sa aking mga vlog. Dahil po ito lang yung masishare ko sa inyo at saka maghanap pa rin ako ng magandang idea tungkol sa aking mga YouTube vlog sa YouTube. Ito po ang pinakamaganda dahil sarili mo gawa. Alam mo kung mas maganda kung maganda ang panahon. Kaya pag-init lang magawa ko nito kasi ang ilang. Ito po, hugasan ko muna ito. Lagyan ko ng tubo para ipatuyuin sa string, sa spinner para malinis. Masyadong mabulok kasi malakas yung init dito. Ito po yung pinaka magandang ulam pag umaga. Sa umusal at sa gabi, mag-slice ka lang ng kamatis at lagyan ng tubig at saka paminta. Commercial na ito po, mano na mahal ito per kilo ng daing na maliliit. Ito po ito ng tamban at saka dilis. Ito po alo-alo na klaseng isda. Ito pag natuyo na, ilagay na sa dahon at saka ipatuyin hanggang maghapon sa init. Mas maganda yung malinis na bago mo bilag. Tapos mag
lagyan ng konting asin para yung ano lasa ng dagat rin yung isda, kasi kanina pis na pis yung isda, kaso lang yung kong binili sa ano kanina sa Lazada, kasi medyo walking distance ang aming bahay dito sa Palayan, kaya medyo nagasag ko lang ng ito sa kalibigad mamaya sa ilan sa init. Ito po yung pinatama dyan pa sa maliliit na isda, yung marunong ko lang mag gawa ng tawag dito sa aming Penendang na maliliit na isda. Ewan ko kung anong tawag doon sa ibang lugar, ito sa aming Penendang, sa dito sa Isipin. Ito po ang ganda ng klaseng isda, saliwag saliwag talaga. Kung gusto mo lang gawin mo hindi rin gawin kinilaw, lagyan ng suka, luya, awos at saka paminta at saka yung sibuyas, kamatis, ano na, pag nagkumuti na ano na ng suka, pwede na itong kainin. Ito po klaseng dahon ang gagamitin ko na lagyan ng daing na maliliit na isda. Ito po. Kasi ito po, madali lang kalasin ito pag nagtuyo na yung isda. Ganito po ang klaseng kahoy. Yung pinakadahon niya. Ito ang maganda na lagyan ng maliliit na isda. Kahit sa tabing dagat kami noon, ito po yung kinukuha namin na dahon, kasi madali lang i-lisin ang isda pag nagtuyo na. Ito po, sa iba pong diskarte ng mga pagbilad ng maliliit na isda. Dahon. Ito po yung dahon. Ito po. Ito po yung maliliit na isda. Yan, ganito po. Ano ka na? Gawa ka na. Daing. Mamayang hapon, pwede na itong gawing ano na natawag nilang dahon. Ito po yung dahon ng kahoy na pwede lagyan. At saka ito po yung maliliit na snack.
ka po paggawa ng ganitong kasi ginilag na maligit na bilugin lang po para maganda yung pagkagawa. Ito, magluto ako ng pinindang na buto ng ilang ito yung binilay ko kaka ngayon luto ko gawin kong ulam sa almusal. Itong na pagluto kaya ito po yung sobrang naging panit yun sa sobrang siya kailangan enjoy mo siya medyo malutong lang pagkaluto. Thank you.
Ayan, kain tayo.